Hi mga ka-jobs! Welcome to my channel at ngayon ay bagong content na naman ang ating gagawin. So, tulad ng mga nakarang araw is, nag-a-untack tayo ng mga Shopee, mga order ko sa Shopee. Nahilig ako sa Shopee ngayon kasi halos mga kailangan ko na sa Shopee is mas cheaper sila. So, Shopee baka naman nakakarami na ako sa'yo. So, baka meron kang pa-freebie dyan. So, ayun nga mga ka-jobs, may i-a-untack tayo. In-order ko sa Shopee. So, eto siya. So, mga ka-jobs, mga ano to, mga wax. Kasi meron akong kaibigan, mega love shoutout sa'yo, Kat, na nag-recommend na mag-wax ako. Kasi actually ako, ang ginagawa ko is, nag-shave ako, sanay ako sa shaving. So, ayun na nga mga ka-jobs, bago natin ibubuksan to, bago ko pakapakita sa inyo, tawagin muna natin si intro. So, intro, pasok. So ayun na nga mga ka-jobs, ayun, kung nakikita nyo is nakatawel pa ako kasi kagagaling ko lang maligo kasi kailangan talagang malinis lahat bago tayo mag-shave. So para walang dumi na dumi, tikit-tikit everything. So ayun na nga mga ka-jobs, bubuksan na natin to. So ayan. So paalala sa mga magulang na may kasamang bata, patnubay, mag-ingat po sa paggamit ng gunting. So ayan, tara buksan na natin to mga ka-jobs. Ayan mga ka-jobs, in-offer sa akin ng kaibigan ko to. So, why not subukan natin siya? Kasi sabi niya mas maganda daw na mag-wax. Hindi daw matigas yung balbon, ganun. Balbon sa kilikili. Actually mga ka-jobs, meron pa akong in-order kaso nauna pang dumating to. So, unahin na natin itong i-vlog, ipakita sa inyo yung content. Yun naman mga ka-jobs, ano yun, heat wax, with heat waxing, yung iniinit siya, nilalasaw yung wax. Ito mga ka-jobs is cold wax. So hindi na siya kailangan iinit. Pero ipapakita ko rin sa inyo yun. So ang plano ko doon is yon, yung heat na yon is para sa kilikili, then yung cold is para sa legs ko. Kaso habang wala yung heat, so dahil medyo meron na rin something sumpa-sumpa, konti pa lang naman mga ka-jobs, pero syempre para masubukan din natin kung effective yung product nila. So ayan. So umorder ako ng ayan, merong spatula pang scoop. Tignan natin kung effective, kaso sabi ng kaibigan ko is malambot to, baka mabali. Pero syempre subukan din natin, na-order na eh. So eto. So unahin na natin to. Itong maliit, bago malaki. Ayan. Napakaganda ng pagkapak ng mga order na to. So, nakalimutan ko kung anong pangalan ng store. Pero, ang galing niyang magpack. Talagang sealed na sealed. Tignan niyo kung makikita niyo. Talagang protect na protect. Walang kabasag yung mga order. Maliban sa mga ganito, meron pa siyang pagka, ano mo, ayan, parang siyang ano, parang siyang rubber. Then, meron pa siyang ganito mga ka-jobs. Ayan o. Oh. Nakaganyan pa siya. Pero, nakabukas siya. So, ito yung laman niya mga ka-jobs. Ayan. Ito mga ka-jobs, in-order ko rin siya. Nakita ko rin sa kakatingin ko sa shop niya. Is, ano siya, pang all-in-one hair inhibitor and calming gel. So, hair bigan siya mga ka-jobs. Para hindi agad tumubo yung mga balbon or buhok. So, susubukan natin siya kung effective nga siya. So, syempre, hindi naman makukuha sa isang subukan. So, siguro pa ulit. Pero, subukan natin siya mga ka-jobs. Ayan. Hair Began Jelly. So, ito, gagamitin to after ng shaving. Step 1, after shower, towel dry areas where hair will be removed. After hair is removed, apply Hair Began Gel. Massage with circle motion. So, imamassage mo siya. E, pagkatapos mong i-remove yung hair, gamitin mo to. So, after natin mag-wax. So, ayan. And, tsaka hindi lang siya protected na protected mga ka-jobs.
super bilis din ng pag-deliver niya. Nauna pa siya dun sa gadget na in-order ko. Yun kasi yung una kong in-order mga ka-jobs ka. So, sabi ng kaibigan ko, iba yun. Iba yung na-order mo, sabi niya. So, sige, sabi ko, order ako. Total, nakita ko lang siya is mas mura lang siya. So, umorder ako mga ka-jobs ng tatlong klase. Kasi, bana ako sa mga ganito. So, nag-order ako mga ka-jobs. So, yung sa kaibigan ko is honey and milk tea. Pero ako, ang in-order ko, kasi mahilig ako sa watermelon. So, umorder ako ng watermelon wax. Ito yung sa kaibigan ko, honeycomb wax. Honey cold wax pala, I mean. So, meron pang marshmallow mga ka-jobs kasi may ligaw ako sa sweets. Kasi sweet ako. Achos! Achos, no? So, ayan mga ka-jobs. Ayan yung tatlong in-order ko. So, siguro naman buong katawan ko na matatanggal na yung balahibo nito or buhok. Ayan, mga ka-jobs. So, ang cute nila mga ka-jobs para silang hindi mo ma-wax sila. So, ayun mga ka-jobs. Tapos, nag-order din ako ng mga ka-jobs ng paper wax. Kaso, mali yung na-order ko. Mali yung napindot ko. Ang na-order ko is pang-seal sa mga mineral water, bottled water. So, yun mga ka-jobs. So, ngayon, wala akong paper wax. Kaya, ang gagamitin ko is, bond paper. Bond paper, ayan. So, kaya gagamit din tayo ng gunting. Paalala ulit sa mga bata. Gugupit tayo ng ilang piraso. Ayan mga ka-jobs. Gugupit din tayo para bago tayo mag-scoop. At syempre mga ka-jobs, bago nating bigyan ng wax, gagamit din tayo ng konting powder para hindi masugatan yung kilikili or yung legs. So, ayan. Hinanda ko na yung powder. So, susubukan natin siya mga ka-jobs. So, gupitin ko lang ito mga ka-jobs, then umpisa na natin. So, gugupitin ko lang siya sa mga maliliit mga ka-jobs, then balikan natin tayo. Babalikan ko kayo and umpisa na natin yung pag-wax. So, ayun na nga mga ka-jobs, nakagupit tayo ng papel. Ito muna yung gugupitin ko, yung sa legs, mamaya na ako manggugupit. So, ito para sa legs to. Ito mga ka-jobs is para sa kilikili. So, kung makikita nyo, dinoble ko mga ka-jobs. Kasi yung napanood kong tutorial kung paano gamitin tong wax na to is napunit yung ganito. Kasi bond paper din ang ginamit niya. Wala din siyang wax paper. So, dinoble ko siya para hindi siya yung iwas punit. So, ngayon, umpisa natin mga ka-jobs yan. So, tignan natin kung makakapag-scoop nga to. Ayan, ganyan siya mga ka-jobs. So, mahilig ako sa mga sweet flavor. So, ordinary ang ginagamit tong honey cold wax tsaka tong watermelon. So, susubukan natin itong marshmallow. So, sabi niya i-pull up lang. So, ang bango niya mga ka-jobs. Dito palang malagkit na siya, oh. So, palagay ko, maghahanda ako ng pamunas mga ka-jobs yung medyo basa kasi malagkit. Saglit lang mga ka-jobs, ha. So, yun na nga mga ka-jobs. Naghanda na ako ng pamunas. So, eto. Buksan natin ulit siya. Ayan. Ayan mga ka-jobs. So, sobrang liquid siya. Masama siya mga ka-jobs. So, konti yung buksan lang. So, palagay ko hindi nga kaya mga ka-jobs. Ito kulay blue to mga ka-jobs. So, makikita nyo. Yung honey, nakita ko ano to eh. Kuha tayo ng konti.
So, kuha lang ako ng konti mga ka-jobs kasi konti lang naman yung balahibo ko sa Kilikili. Yan, kinamay ko na siya mga ka-jobs. So, sarado mo na rin yung bago sumigaw. So, napanood ko mga ka-jobs sa tutorial. Kailangan natin siyang inilled para makuha yung texture na mahihila niya yung buhok. So, ayan, inilled natin siya. So, paalala, dapat malinis yung kamay mga ka-jobs. Mukhang sobra to sa isang Kilikili mga ka-jobs. So, ayan mga ka-jobs, malagkit siya. So, hatiin natin sa dalawa kasi mukhang sobra to. Polvo mga ka-jobs. Sana lang hindi ako masugat. Ayun mga ka-jobs. So, nakalimutan ko pala mga ka-jobs, ilalapad pala siya. Dumidikit siya mga ka-jobs, vernias. Saglit lang mga ka-jobs. So, ayun na mga ka-jobs, siya nadikit na natin. So, ngayon kunin natin yung papel. So, i-press natin mga ka-jobs. Sobrang dikit pala niya mga ka-jobs. Grabe to. So maganda muna ako ng alcohol kasi sobrang dikit. So yun na mga jobs, nagkamali ako ng paggamit sa unang ano kasi kailangan ko pala nang bigyan ng polvo, excited ako masyado. So ayun. Wish ko lang hindi ako masugat. Tsaka sana makuha yung balbon mga ka-jobs kasi yung Kilikili ko is konti pa lang yung balahibo. So ayan mga ka-jobs, sana ready na ako. 1, 2, 3. Aray! Aray, aray, aray. Pero yung furnace mga jobs ha, nakakuha siya oh. Oh, kung makikita nyo, ayan oh. Ayan oh. Kung nakikita nyo, ayan mga ka-jobs, o balahibo. Ayan o. Ayan siya mga ka-jobs. Ayan o, balahibo. So, meron siyang balahibo mga ka-jobs. Ayan o, ayan yung mga balahibo o.
So, nakakakuha siya mga ka-jobs. So, ayan mga ka-jobs, tignan ko kung ano, kung nakuha yung sa kilikili lahat, then, pahiram ko siya nitong gel, then yung sa legs naman. So, ayun na nga mga ka-jobs, meron siyang natira na 3 piraso. So, gumamit ako ng chani, ng pang-ipit, para makuha. So, ang sakit, hindi ko siya masyadong naramdaman mga ka-jobs. Masakit siya, pero hindi ko siya ganun naramdaman kasi hindi ganun kahaba yung buhok ko. So, tsaka nakalimutan ko mag-polbo nga. So, ngayon, eto, subukan natin tong oil. Kasi pang hair removal to after mo mag-shave. Ayaw may scoop. Ayan mga ka-jobs. So, jelly siya mga ka-jobs. Ayan o. So, ngayon subukan natin. Ang bango niya mga ka-jobs. Super bango niya. Para siyang aloe vera mga ka-jobs. Pang-reduce to ng pang-tubo ng bad bun mga ka-jobs. Tsaka pang-calm sa mga wax. So, imamassage lang siyang ganyan mga ka-jobs. So, yung mga ka-jobs sa kabila naman, subukan natin sa kabila. So, i-ano ko muna to habang minamassage ko. So, ayun na mga ka-jobs. Natapos na natin yung isang kilikili. Hindi ko na pinakita kasi total nakita nyo na rin yung sabila. So, ayan. I-press natin mga ka-jobs. So, ngayon mga ka-jobs, ilalain na natin. Moment of truth. Hindi ko alam kung ready ako dahil nang parang umaapoy pa to. Pero ang kinis mga ka-jobs, oh. So, ayun mga ka-jobs. Umaapoy siya mga ka-jobs. Pero kaya naman yung sakit. Kasi konti lang yung buhok. Buti na lang. So, tara. Hilain na natin mga ka-jobs. 1, 2, 3. Oh. Ayan. So, ilang piraso lang talaga mga ka-jobs dahil konti lang talaga yung buhok ko sa kilikili ngayon. Dahil kaka-shave ko lang. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. Oh. So, ayan. Titignan ko sa salamin kung may natira. Tapos, bubunutin ko. Tapos, bibigyan ko ng oil. So, ayan mga ka-jobs. Nakadikit na yung ano. So, ngayon, ihilain na natin siya. So, i-press ko muna bago ko ilain. Ayan. Kaso mukhang mapupunit yung ano mga ka-jobs, mga typewriting, yung bond paper. So, uunti-unti ko siya. So, ayan na mga ka-jobs, hilay na natin siya. Ah, napunit mga ka-jobs. Pero in fairness mga ka-jobs, nakikita ko yung buhok. 1, 2. So, ayan mga ka-jobs, ang kinis oh, nawala yung buhok. Nakuha siya, so effective siya mga ka-jobs. So ayan, linisin ko lang mga ka-jobs, din bigyan ko siya ng pang hair gun. So ayan. Ayan mga ka-jobs, sa legs yan. So hilayin na natin. So ayan mga ka-jobs. So may buhok siyang nakuha, ayan o. Kung nakikita nyo yung mga black na guhit-guhit. So, yung mga ka-jobs. Nakita nyo kung paano ako magtanggal ng ano ng balahibo. So, effective siya, nakakakuha siya. So, ayun na nga ng mga ka-jobs. Natapos ko na yung pag-uwak sa kilikili ko. Ayan, ang kinis, oh. Ang kinis, mga ka-jobs. So, pati sa legs ko, natapos ko na rin. Pero yung sa legs ko, marami akong linak or binunot. Kasi sa legs, mga ka-jobs, sa akin, hindi siya tumalab. Pero sa kilikili, okay siya. So, sa legs kasi mga ka-jobs, namawis yung kamay ko. Pag namawis kasi yung kamay mo, hindi didikit yung wax. So, ayun mga ka-jobs.
So, yung sa legs ko, konti lang yung nabunot or na-plak doon sa paggamit ng wax. So, gumamit ako ng chani or pang-plak na bakal or instrument, something. So, okay siya sa kilikili, mga ka-job. So, palagay ko ito, gagamitin ko na lang siya sa kilikili ko. Then, yung darating na pang-wax, yung hot wax, palagay ko yun na lang yung sa legs ko, tsaka yung sa private part ko. So, ito, sa kilikili ko na lang siya ilalaan kasi tatlo yung na-order ko, ayan. Pero, in fairness, mga ka-jobs, nakakakuha naman talaga siya ng buhok. Lalong-lalo na sa kilikili. So, ayun, mga ka-jobs, sa legs lang talaga hindi siya tumalab sa akin. So, itong spatula naman na to, yan. Parang design lang siya, mga ka-jobs, kasi ang lambot niya, oh. Hindi siya makakuha sa sobrang, sa sobrang thick ng wax, sa sobrang kunat ng wax pag ginanyan mo sa lalagyan. So, baka mabali lang. So, gumamit ako ng bakal kanina, tapos inangat ko, then kinuha ko ng kamay ko. So, ayun, mga ka-jobs, effective siya sa kilikili ko, kung makikita niyo, ayun man. Yan. Sa legs, okay din siya, mga ka-jobs, kaso yun nga lang, hindi siya bumunot. Wish ko lang itong jelly, itong hair began, sana okay siya. So, pagpapatuloy ko lang yung paggamit nito, then i-update ko kayo kung effective siya talaga, okay? Pero sa balat, mga ka-jobs, sa kilikili, sa legs, malambot siya. So, sana maging effective siya pagkaraan ng ilang araw ng paggamit ko. So, ayan, mga ka-jobs, kung gusto niyo ng pag-wax sa kilikili, ayan. Ayan, Esme. Product ng Esme, mga ka-jobs. So, legit siya, mga ka-jobs, kasi sobrang lagkit niya. Meron kasing fake nito, mga ka-jobs, so ingat-ingat kayo. So, ayan, mga ka-jobs. So, sa susunod, mga ka-jobs, gumamit kayo ng bakal. Huwag itong binili ko sa kanila. Kasi sobrang lambot to. Pwedeng mabali. So, ayun lang, mga ka-jobs. Abangan natin yung darating na heat wax. Yung mainit na wax, yung nalalasaw. Pati yung gadget na yon. So, everything, basta hintayin lang natin. Then, susubukan natin sa legs kung talagang effective na effective siya. So, feeling ko, yun yung maganda sa pang-legs. So, ayun, mga ka-job, sana nagustuhan nyo itong video na to and abangan nyo yung mga susunod ko pang mga vlog. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, click the subscribe button at para lagi kayong updated, click the notification bell. So, see you next time, guys. Bye!